Pumili na po at kinumpirma na mismo ni Coach Tim Cone ng kanyang Final 12 na isasalang sa Asian Games. Sino-sino nga ba yan? Tingnan po natin. Pero alam nyo ba yung isa po dyan, meron palang iniindang injury. Malala ba yan? Tingnan po natin ha. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo po ang ating palabas. Kung medyo mabigat pong subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako doon. Maraming salamat po. Pinanindigan po ni Coach Tim Cone ng naunang pahayag na kukuha lang po siya ng 12 players para dito sa Asian Games imbes po na bumuo ng pool. Bakit natin sinabi yan? Kumpirmado ba ni Coach Tim ang balita? Tignan po natin na sinabi ni Coach Tim sa report ng Spin. Oo naman, ito yung aming grupo. Ito yung gusto naming makasama. Ito ang aming 12. Kumpirmadong 12 po ang kinuha ni Coach Tim Cone para sa training ng Gilas at kalaunan siguro diretso po sila sa Asian Games. Nagaganapin nga po dito sa China. At siguro para sa akin, again, opinion ko lang naman po ito. Maaari siguro na hindi na kailangan ng opinion ko pero maganda po yung style niya kasi hindi na po siya malilito kung sino yung dapat kuhanin kapag oras na po ng Asian Games, di ba? Yun ang bentahin ng kanyang strategy na yon. Sa party ng players, syempre, walang kaba po sila na baka matanggal sila kasi sila-sila lang po yun eh. 12 lang sila. Lahat sila kasama na, di ba? Sino-sino bang naispatan kahapon sa practice na posibleng tinutukoy ni Coach Tim Cone sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games? Ito po ang report ng Spin. Sila po ay si Junmar Fajardo, Japet Aguilar, R.R. Pugoy, Scotty Thompson, Justin Brownlee, Ange Kwame, Chris Newsom, Calvin Optana, Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins, and Mo Tautua. Yung mga pinili po ni Coach Tim Cone, wala tayong duda na lahat sila familiar na sa estilo niya. Kaya siguro malamang na hindi na sila mahirapan sa practice or kahit sa totoong laban siguro, di ba? Yun ang bentahin ng matagal na magkakakilala yung coaches at ang players, di ba? Yung familiarity, sabi nga nila, wala nang ilangan kasi, di ba? At dahil walang ilangan po dyan, yung chemistry mas madali na po dyan. Mas madali na po tsak na makukuha ng bawat isa. Sa nasabing practice, naispatan din po sa Stanley Pringle na kung titingnan po natin, wala sa listahang inilabas ng Spin.ph. Ano ang paliwanag dito ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ng Spin. Pamalit si Pringle. Kung ano man ang mangyari, isa siya sa mga players na ilalagay natin sa lineup o kung sakaling merong masugatan. Sigurista si Coach Tim Cone, ha? Which is sa palagay po natin, okay yun kasi hindi mo naman talaga sigurado yung pagkakataon, di ba? Sa practice kasi, andyan lahat eh. Lahat posible mangyari. Masugatan ka, mabalian ka, andyan lang yan. May posibilidad po yan na mangyari. At nangyari na po yan sa kaso ni Scotty Thompson habang nasa Europe. Kaya ang resulta, last minute na rin siya nakasama sa practice. Kasi pinagaling pa yung kanyang kamay bago mag-World Cup, di ba? Sa kanyang Final 12 na dinala sa practice, ano ang pakiramdam dito ni Coach Tim Cone? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report pa rin po ng Spin. Okay ako sa nakuha namin. Sa tingin ko, nakuha namin yung magandang balanse ng laki, ng bilis sa 3 at 4, at nakakuha din kami ng mahusay na guards. Meron din tayong shooters, kumbaga may bala tayo. Doon tayo sa may bala tayo or equip tayo, di ba? Ang sarap pakinggan nun, di ba? Kasi kumpiyansa po siya na may laban tayo sakaling pumutok ang mga kinuha niya. Katulad ni Terence Romeo, di ba? Isa siya sa masasabi kong pasabog sakaling magsimula ng Asian Games. Kasi subuk na po siya. At lahat naman siguro mag-agree po dyan. Of course, lahat naman sila kaya mag-deliver. Mahalaga lang na mataas ang moral at merong chemistry talaga ang koponan. Siyempre, si Coach Tim Cone, paniwala siya kay Terence Romeo. Ano nga ba magandang sinabi ni Coach Tim dito kay Terence? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ng Spin. Excited na kami kay Terence. Sa tingin ko, malaking impact niya sa amin eh. Iniisip talaga namin na magagamit namin ang kanyang offensive skills. Doon po tayo sa offensive skills na sinasabi ni Coach Tim Cone. Kaka-excite talaga makita yung pagputok ng laro niya sa Asian Games. Kasi alam mo nating lahat kung ano kaya niyang ibigay or kaya niyang gawin sa loob ng court. At alam na alam po yan ni Coach Tim Cone. Kung paniwala si Coach Tim Cone na magdadala ng impact si Terence Romeo, ano man ang masasabi ni Terence sa kanyang muling pagbabalik sa Gilas Pilipinas, matapos ang 2018 FIBA World Cup qualifiers. Ito po ang sinabi ni Terence Romeo sa report ng Spin. Hindi ko na nga matandaan kung ano yung pakiramdam nung naglalaro sa international tournament. Parang rookie ako ulit. Pero yung kumpiyansa and experience ko lagi namang andyan. Yung feeling lang na maglaro ulit at magsuot ng Gilas jersey, parang rookie lang yung pakiramdam eh kasi sobrang tagal na. Actually, hindi naman mawawala yung ganung pakiramdam kasi medyo matagal na yung last na stint niya dito sa Gilas. Imagine, 2018 pa. 5 years na rin yun. Kaya sa tingin ni Terence, nangangapa siyang muli. Pero gaya ng sinabi niya, ando naman yung kumpiyansa at yun siguro ang kakapitan natin. Especially si Coach Tim Cone. Bukod kay Terence Romeo, nagbigay din ng pahayag si Coach Tim Cone
tungkol kay Calvin Abueva na kasama sa Magic 12 ng Gilas, Pilipinas. Ano ang nakikita niya kay Calvin? Ito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa report ng Spin. Palaging nasa isip ko na sa Asia, kaya magdomina ni Calvin. Pakiramdam ko sa World Cup, yung mga bagay na gusto niyang gawin, napakalaki nun para sa kanya. Pero sa level ng Asia, kaya niya magdominate. Mula mismo kay Coach Tim Cone yan, ha, kaya ni Calvin na magdominate sa Asian level. Yung mga ganong papure mula sa isang premiadong coach, nakakataba po ng puso yon para kay Calvin, of course. At yon ang isa sa masasabi natin na nagpapataas ng moral na isang player. Yung tiwala ng kanyang mentor o tactician na kaya ng kanyang players, iba po yon, big word po yon. Lalo na at sangkot silang dalawa ni Terrence Romeo sa bakbakan na ganap versus Australia kung saan sila nasuspinde noong 2018. So ito na yung chance po nilang dalaw ulit na magpakita talaga matapos ang lahat ng yon. Sa lineup na inilabas ng Spin.ph, kasama po si RR Pugoy. Pero may pasabog dyan ng ESPN. Anong nakita ng ESPN kay RR Pugoy? Ito po ang sinabi ng ESPN. Si RR Pugoy ay nasa practice pero maagang umalis at may inaasikaso pa rin konting medical issue. Ayon kay Cone. Yan po ang report ng ESPN na kung pagbabasehan po natin, merong inaasikasong medical na issue si RR Pugoy considering nakasama na nga po siya dito sa 12-man lineup ng Gilas, Pilipinas, di ba, na hinirang ni Coach Tim Cone. Ano naging pahayag ni Coach Tim Cone tungkol sa issue or sa kaso ni RR Pugoy? Ito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa report ng ESPN. Si Roger Pugoy ang talagang nandito sa team pero meron siyang medical issue at umaasa kami na makiklear siya bukas or sa susunod na araw. So minor issue lang po yung kay Pugoy at base na rin po kay Coach Tim Cone, inaasahan nilang maaayos ang issue yon ngayong araw po yan, Martes or bukas, Miyerkules. Si Pugoy, isa rin po siya sa pinakinabangan talaga sa World Cup. Iba rin yung kanyang bato sa tres, di ba? Kaya wish natin na sana maging maayos ang lahat para walang maging problema, especially ngayon na nagsisimula na silang magpakondisyon para sa Asian Games. So guys, maraming salamat.